Ang Prince of Egypt ay isang pelikulang naging kontrobersyal noong ipalabas ito noong 1998. Ito ay tungkol sa kwento kung paano lumaya ang mga Hudyo mula sa Egypt papunta sa pinangakong lupain. Ang pelikula ay pinagbawal na ipalabas sa ilang bansa tulad ng Malaysia, Egypt at Maldives dahil sa issue ng relihiyon. Ang dalawang bida sa pelikula ay sina Moses at Ramesses. Si Moses ay inatasan ng Diyos na palayain ang mga Hudyo at pamunuan ang kanilang pagpunta sa pinangakong lupain. Ngunit, ayaw payagan ni Ramesses na umalis ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo noon ay nagsisilbing mga alipin ng mga Ehipto upang patunayan sa mga Ehipto ang babala ng Diyos. Nilagay ni Moses ang kanyang tungkod sa ilog Nile at ang tubig ng ilog ay naging dugo. Ito ang pinakauna sa 10 plagues o sakuna na tumama sa Egypt para palayain ni Pharaoh Ramesses ang mga Hudyo. Ang himala ng pagpapalit ng tubig sa dugo ay makikita sa maraming libro ng Biblia. Una, nakatala ito sa Exodus bilang isa sa mga 10 sakuna na tumama sa Egypt. Pangalawa, makikita ito sa librong Revelations kung saan nakalagay ang mga hudyat ng pagdating ng katapusan ng mundo. Ang unang hudyat ng katapusan ng mundo ay isang blood rain base sa Revelations chapter 11 verse 6 ayon sa Beasley Street Gazette. Base sa librong Revelations, magsasara umano ang kalangitan at ang tubig ay magiging dugo na susundan naman ng pigeon plague. Sa librong Psalms, ang pagbabago ng tubig sa dugo ay magdudulot ng pagkamatay ng mga isda. Ang mga babalang ito ay hindi lamang makikita sa Biblia, kundi pati sa mga ilang libro at paniniwala ng ibang relihiyon. Ang blood rain ay may iba't ibang ibig sabihin depende sa lugar at sa panahon. Sa Greek mythology, ang blood rain ay ginamit ni Zeus bilang babala na magkakaroon ng patayan at digmaan. Ayon naman sa Anglo-Saxon Chronicle sa Europe, ang blood rain ay naging pangitain ng pagkamatay ng hari ng Kent na si Lothar. Sa Germany, ang blood rain ay isa sa mga hudyat ng Black Death o bubonic plague noong 1348 hanggang 1349. Ang bubonic plague ay isa sa mga pinakamalaking sakunang nangyari dahil halos 200 milyong tao ang namatay. Ngunit sa kasaysayan ay marami nang naitalang blood rain sa buong mundo. Ang pinakabago ay nangyari sa Norilsk, Russia noong July 3, 2018. Sa videong in-upload ng Rupley sa YouTube, makikita ang mga sasakyang nakaparada habang nauulanan ng tubig na kulay pula. Maging ang kalsada ay nakulayan ng kulay pula. Ang lugar sa video ay ang parking lot ng Nadezhinsk Metal Plant na pagmamay-ari ng Nornickel. Nagulantang at natakot ang mga residente ng Norilsk sa pagbagsak ng blood rain. Ang ilan sa kanila ay naniniwalang ito ay isang senyales ng katapusan ng mundo habang ang iba ay nag-iisip na dahil ito sa pagkapanalo ng soccer team ng England sa World Cup. Ang soccer team ng England ay nakasuot ng pula kaya inuugnay ito sa blood rain. Pinabulaanan naman ito ng otoridad ayon sa article ng The Siberian Times noong July 4, 2018. Ang pulang ulan ay dahil sa iron oxide o kalawang na humalo sa tubig ulan. Nagkaroon daw ng paglilinis ang Nadezhdinsk Metal Plant at tinanggal ang mga kalawang sa kagamitan sa planta. Dahil sa malakas na hangin, naikalat ang kinalap na kalawang sa hangin. Sakto namang umuulan noong July 3, 2018 at naghalo ang kalawang at ang ulan kaya naging pula ang mga patak ng ulan. Ngunit ayon sa NASA, kailangan ng napakaraming iron oxide o kalawang upang maging pula ang mga patak ng ulan. Madalang itong mangyari at maaaring hindi sapat ang kalawang na naikalat sa Norilsk, Russia para magkaroon ng blood rain. Ayon sa NASA Earth Observatory, ang blood rain ay hindi panibagong pangyayari. Sa article na Colored Rains Often Begin with Dust, ang pinakaunang naitalang blood rain ay noong 191 BC sa Rome.
Dahil sa paniniwalang ito ay mensahe mula sa mga Roman gods, nagsakripisyo ang mga Romans ng mga tao para ialay sa kanilang mga diyos. Ang blood rain ay paminsan-minsan ding nangyayari sa Sahara Desert. Dahil may lamang iron oxide ang mga alikabok sa Sahara, na ihahalo ang mga alikabok sa ulan at nagdudulot ito ng ulan na kulay pula ang patak. Meron ding blood rain sa Mediterranean Sea sa Europe. Sa tala ng University of Arizona, meron ng 500 blood rain sa Europe mula noong 1900s. Sa India, naranasan din ang blood rain ng halos 2 buwan mula July 25 hanggang September 23 noong 2001. Ang blood rain ay naganap rin sa Kerala, India. Sa video ng BBC Studios na Weird Red Rain in India, hinimay-himay ang mga dahilan ng blood rain. Ayon sa mga residente, ang blood rain ay isang senyales na kaguluhan at hindi magandang pangyayari base sa Hindu religion. Ngunit hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng blood rain sa Kerala. Ayon sa mysteryofindia.com, ang unang blood rain ay naganap noong 1986 sa Kerala at naulit ang pangyayaring ito ng ilang beses. Dahil dito, inaral ni Godfrey Lewis ang red rain. Si Godfrey ay isang physicist sa Cochin University of Science and Technology. Inimbestigahan niya sa laboratory ang mga patak ng blood rain. Taliwas sa pagpapaliwanag ng mga siyentipiko ng NASA, walang nakitang alikabok o buhangin sa tubig mula sa blood rain sa Kerala. Bagkus, nadiskubre ni Godfrey ang red cells sa tubig ulan. Ngunit ang red cells ay walang DNA kaya ito ay hindi mula sa tao, halaman o anumang bagay. Ang teorya ni Godfrey, ang red cells ay mula sa labas ng planeta. Maaaring merong bulalakaw na nadurog sa labas ng ating planeta at ang mga nadurog na piraso nito ay pumasok daw sa ating himpapawid. Ang mga pirasong ito ay humalo sa mga ulap at nagdulot ng blood rain. Ngunit, kung totoo man ang teorya ni Godfrey, bakit sa Kerala, India lamang nangyayari ang blood rain? Ibig sabihin ba nito ay ang mga bulalakaw ay nadudurog lamang sa ibabaw ng India at hindi sa ibang parte ng mundo?